ganito ang hapon namin dito. Yung mother-in-law ko, naglinis siya ng mga mansanas na nahulog. Tapos, ayan yung makulit na yan. Pero ako ang gagawin ko, kukunin ko yung ano, berries, kasi masasayang na. Need ko na kunin. Kasi wala talaga kumakain. Sayang. Masisira lang. Tapos pwedeng gawin siyang jam. Para paging palaman. Paging palaman sa tinapay. Since dito, mahilig sila sa tinapay. Hindi sila mahilig sa kanin. So, yan, mahilig sila sa mga jam. Ang dami. Di masasayang lang siya, diba? So, harvest na natin. Ang dami. Sabang dami. Nakatago. Pa. Sa baba. Ayan. So, ang dami pa bro. Ito, oh, ito. Alam niyo kung ano yan? Currant yan, currant. Ginagawang tea. Naalala ko, kumain kami sa restaurant sa mall. Ano siya? Ginagawa siyang tea. Nilalagay ng mint at saka ito. Tapos, ang sarap. Masarap siya. Hindi ako mahilig sa tea, pero dun talaga nasarapan ako. Ito naman, alam niyo kung ano to? Ano yan? Gooseberries. Ganyan, oh. Ano? Ano makalasa nitong gooseberries sa atin? May kalasa siya eh, kaya lang hindi ko maalala. In fairness, masarap siya. Ito, gustong-gusto ko siya kasi matamis. Ayan, oh. Tumutulong ang batang makulit. Wow, good job! Good job, my love! Oh, you help mo chute. Good job. Kiss mo chute. Aw, shira. Ay, kiss mo chute. Kiss. Aw, shira, kiss mo chute. Aw, shira. Oh. Ang daming ano na sayang ng mga mansanas. Kasi hindi naman kasi ginagamitan ng kahit anong ano eh. Yung pesticides or ano. Kaya tingnan mo, hindi siya maraming mga ano, dot yung apple. Kasi healthy talaga siya. Alam, yung makikinis na yan na nabibenta sa supermarket. Ibig sabihin, madaming chemicals na yun kasi sobrang perfect. Itong mga to, tingnan mo, maraming mga dot, black na dot. Yun. Dalawa tong puno na yan. Sa kabila pa. Tapos, kahapon, ayan. Diba, maraming ano to, cherries ngayon. Kinuha na ng aking binan kasi ginawa niyang jam. So, ayan. Ayan yung ano. Hindi ko lang alam kung ano to, kung nakakain ba to. Research. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. So, ito na lang yung natira sa berries. Hindi pa siya pwedeng pitasin kasi hindi pa siya dark red.
medyo ano pa siya, reddish, red lang. So it means sobrang asim pa niya. Ooh, look at that. Yung ano namin, yung blueberries namin, oh. Sarap yan, ilagay sa ano, oatmeal. Dalawa siya. And ayun din yung currant namin, oh. Ang tae ni Jack, yung aso namin. Tingnan nyo, ang lalaki. Ang sarap niyan. Pero ito talaga, nai-excite ako kasi ang ano namin, ang ubas namin, tingnan nyo po, malapit na siyang lumaki. Pwede na siya makain, baka next month. September ata daw. As in, ang dami na siyang bunga. Grabe. Alam nyo, kapag ano, winter, ano lang yan, wala siyang, para siyang tuyong vines. Tuyo lang siya, akala mo patay na, ano, halaman or anything. Kasi nga, pag winter, walang lagas lahat ang mga, ano eh. Well, ano nga, kulit niyan eh. Oo. Tapos, I'm going to show you this one. Aushra, no. Don't touch. Tingnan mo, nagpapasaway. Itubig kasi yan, galing sa ulan. Sinisid namin dito para pang, ano, Uy, no! Dada will get angry. It's this small. It's, go, help, machute, go. Asha, look, machute, help. Ayan, no, yan ang aso namin. Napakabait! Palagi na lang nag-aw-aw-aw. Kaloka. Ayong minsan na yung kapitbahay namin eh. Nagparin na ng doorbell namin dahil naingayan na dito sa mukong na to. Hello. Hello, W. Ayan. Tapos, excited na ako. Kasi, ano, tingnan nyo to guys. Tingnan nyo. Itong walnuts namin. Ano na siya? Oh! Malalaki na yung ano niya, bunga niya. Oh. Masarap kaya ng walnuts. Very ano yan, very high in ano daw, pampatalino. Kaya binibigyan nila sa mga bata. Sa Turkey, every morning binibigyan nila yun. Dalawang, 2 pieces ng ano, ng walnuts every day. Oh, sa inyo dito sa aking peers pala, per. Ano ba yun? Per. Diba? Ang lalaki na. So, hindi ka na, kailangan bumili sa ano, market. Magkano din to? Parang 2 euro per kilo. O, oh, isang daan din yun. Mahigit. Yan, o. Oh. Madami ng prutas. And ito pa, guys. Tingnan nyo. Ang liit nito, o. Oh. Walnuts din yan. Pero dito ako excited na excited. Kiwi. Sa kiwi namin. Ang dami niyang bunga, o. Oh. Oh, palaki na. Actually, lumalabas na siya dun sa may ano namin. Sa fence. Tapos, ang dami na rin siyang bunga doon. Yan yun. Ito. Diba? Ngayon ako nakakita. Vines din pala siya. Hindi siya puno na ano. Yan lang, guys. Ito lang yung ginagawa namin hapon. By the way, guys, na dito kami sa countryside eh. Kaya ganito. Very quiet. Hindi kami talaga sa city din siya. Second largest city siya sa Lithuania. Pero ito, ano lang, parang countryside siya na medyo malapit lang din sa mga ano, mga main city nito. Pero hindi talaga kami sa pinaka city. Kasi yung partner ko ayaw niya talaga tumira sa mga ano, sa mga apartment, sa mga condo, ganun kasi. Maingay nga daw, saka madaming tao. Kasi siya, honestly, ano siya, introvert, ayaw niya ng maingay. Kasi gusto niya yung quiet talaga. So, hindi siya, kasi whole his life, tumira sila sa ganung ano, lugar, sama ng nanay niya. Ayan. Ayaw din niya ng ganun kaingay. Kasi nga, ang daming tao, ganun. Kaya,
as in blood and sweat and tears ang ipinuhunan niya talaga dito para mabili niya itong bahay niya, which grabe nakakabilib. Kaya siguro late na siya nag-asawa kasi gusto niya muna magkaroon ng bahay at lupa kasi nga hindi uso dito ang tumira sa bahay ng biyanan. Ganun. Talagang bubukod ka. Tapos, yung mother-in-law ko, hindi yan nakatira dito, namamasyal-masyal lang. May sarili siyang bahay. So, kung gusto niya lang pumunta dito, gula lang siya dito pag ayaw niya. At gusto siyang gawin, yun, hindi, wala kang aasahan na, uy, may magbabantay sa anak mo kagaya sa atin na may parents. Hindi mo pwedeng iasa. Magkukusa lang sila, pero yung i-demand mo, hindi pwede. Tapos, ayan, mangungulit na yan. Di ba? Ayan. So, ito lang kami. Mainit ngayon kasi summer. Ayan. Tapos, yun nga, parang kapag sa mga ano kami nakatira sa mga apartment, walang ganito kalaking loan, walang mapaglalaroan yung sa Ashra ng ganito kalawak, yung aso hindi makakapaglaro. So, yun yung ano, isa sa dahilan. As in, actually, hindi pa talaga, ito sa loob ng bahay namin, hindi pa talaga siya fully furnished kasi nga, ang dami pa siyang papagawa kasi kailangan bayaran muna to. Eh, alam naman natin kung gaano kamahal ang lupa at magpatayo ng bahay. So, hindi talaga basta-basta. Yun. Kaya, naiintindihan ko talaga kung bakit ganun siya, ano. Let's say, hindi naman sa madamot, kundi alam niyo kung paano mag-handle ng finances niya kasi kung hindi niya ginawa to, de, wala talaga, walang ganito. Alex sa atin na, yun. O, one day millionaire tayo, ganun. Sila kasi takot silang walang savings, walang maipundar kasi wala talagang mag-aalaga sa kanila. Walang tutulong sa kanila kasi, ano dito eh, parang kanya-kanya. So, wala kang aasahan, iwan mo, pero mo kapatid mo kasi may mga buhay ang mga yan. May sariling buhay. So, hindi mo sila pwedeng asahan. O, siya. Okay. So, ito na. Ito na nagtatapos ang aking panghapon na vlog sa araw na ito. Oh, my God! Ayan. Ayan na. No, don't eat it. It's not yet. Pasya, no. Come. Actually, it's ya. Okay. Oh, siya.